Ilang ina ning kamatis sa Nueva Vizcaya itinatapon na lang dahil sa nararanasang oversupply. Nagbabalik Russell Simorio, exclusive. Makikita sa mga larawan na ito na itinatapon na lang ng ilang residente ang mga inaning kamatis sa Bambang Nueva Vizcaya. Ayon sa uploader, bumagsak ang presyo ng kamatis dahil sa dami ng supply, kaya dumagsa rin ang mga wholesaler. Pero para hindi mabulok sa pwesto ang mga kamatis, itinatapon at ipinamimigay na raw ang mga ito. Bukod sa Bambang, nararanasan din ang oversupply ng kamatis sa Aritaw. Ayon sa Municipal Agriculture Office, bumaba sa 10 hanggang 20 pesos ang farm gate price ng kamatis. Siyempre, mababa yung presyo tapos hindi pa kukunin kung minsan yung bawal. Imbis na babalik nila sa kanilang lugar, minsan naghanap na lang sila ng kwan ng maluwang na area na doon nila kwan itinatapot. Pero nilinaw ng Provincial Agriculture Office na walang kamatis ang nasasayang sa Nueva Vizcaya. Ang mga itinatapon umano ay mga reject na. Hindi priority, naiiwan, and it takes 2 to 3 days. Talagang bulok na. So yun po ang tinatapon talaga. Pero hindi naman lagi yan. Ramdam din sa Malimgas Public Market sa Dagupan City ang pagdami ng supply ng kamatis. Bumagsak sa 15 hanggang 25 pesos ang presyo ng kada kilo ng kamatis mula sa dating presyo na aabot ng 40 hanggang 60 pesos. Ngayon po ganito maraming dumatating na sa Nueva Vizcaya ngayon na kamatis, kaya mura ngayon. Bukod sa Nueva Vizcaya, marami rin sa supply ng kamatis ang galing sa Pangasinan. Inaasahan na tatagal pa ang harvest season ng kamatis hanggang sa Marso. Dumami lahat kasi ngayon ang bagsakan ng kamatis dito sa amin. Dati kunti, ngayon dito na kami kumukuha. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon.